Hello mga kasari, short video lang to. May nagtanong sa akin kung paano ko raw inilalagay doon sa sinulid yung aking mga recycled na plastic. So ipapakita ko sa inyo, na-share ko na to sa mga video ko, pero yun ay ipadaan lang. Ito ngayon isi-share ko sa inyo ng maikli-maikli laang. Ayun guys, nandito yung mga recycled plastic ko, mga pinaglagyan, mga gummy worm, mga gummy candy, mga lollipops. So hindi ko yung tinatapon guys, kasi syempre pag tinapon sisilabin kasi wala naman kaming collector dito ng basura. Ang ginagawa ko katulad nito guys ay yan, nag-refill ako ng Mentos. Meron ako ditong karayom, yung malaki, yung kasing laki nito guys, oh. So yan guys, sandara. Yan guys, papakita ko sa inyo katulad ng tanong ng ating isang kasari kung paano ko raw ginagawa ito. Napakadali lang naman, basic na basic guys. So meron ako ditong karayom, tapos aray ang lagayan ko ng karayom. Ang tawag dito aguha, yan. Sobrang laki niya, 65mm by 2.5 inch. So yan, tapos ito yung liting ng bigas, yung tali sa bigas. Nahingi ko lang sa biyanan ko kasi madumi na yung aking nilalagyan talaga kasi sobrang tagal na to guys. Ngayon isusuot natin sa butas ito. So isang challenge yan, kailangan maisuot nyo yan. Para lang kayo nananahe. Pero malaki naman ang butas nito, kahit malaki yung inyong liting ay madali nyo maipapasok yan. Pero ako hindi ko madali na ipasok. So yan guys, naipasok ko na, tapos katulad ng pagtatahi natin, anuhin natin sa gitna. Dito sa dulo guys, hanap lang kayo ng bagay na pwedeng gawin yung stopper dito para hindi dumire-diretso yung plastic na ilalagay nyo. So ako, nakakita ako nitong washer ba ang tawag dito. So itali nyo lang siya doon sa dulo. Meron ako dito clover kasi yung mga kinakain ko, mga chichirya o mga nakikita kong plastic dito ay nire-recycled ko rin, hindi ko rin tinatapon. So nililinis ko lang siya. Tinatanggalan ko lang siya nung ganyan. Pwede pa rin siyang paglagyan ng mga itlog. So lahat talaga nire-recycled ko para ma-lessen yung basura natin sa paligid. Kesa kung gagamit pa tayo ng plastic labo, gastusan na tayo, tapos may basura ulit na mapapadagdag sa paligid natin. So yan, nakagawa na tayo nito. Tutusok nyo lang ito dito guys. Yan, ang purpose ng karayom, para hindi sobrang laki yung magagawa nating butas dito, madali nating maipasok dito yung ating mga plastic. Mas hindi siya makalat pag ganito, tapos hila ka lang ng hila pag kailangan muna ng plastic pag may bumibili. So ito yung aking mga ano, pati yung pinaglagyan ng mga t-shirt nilagay ko dito kasi mapapaglagyan din siya ng mga yelo. So hihilahin mo lang ng hihilahin, tignan mo pati honey, kahit maliliit inilalagay ko dito. Minsan yung mga bata guys, pag may sukli sila, lalo na kung coins, tapos minsan naguubos ako ng coins. Coins ang sinusukli ko sa kanila. So inilalagay ko sa plastic para pag naglakad sila, hindi sila malaglagan ng pera dun sa daan. Para pagdating sa kanila, kompleto pa rin yung barya, pinaplastic ko. So dito ko rin nilalagay yung mga maliliit na plastic, yun ang pinaglalagyan ko. So hihigitin mo lang na hihigitin yan. Tapos pag nandyan, pwede ka pang mamili kung anong size ang kailangan mo. Hindi ka tulad pag nakalagay siya sa isang plastic, hahalungkatin mo pa hanggang ilalim yung mga plastic na size na kailangan mo. Saka kung nasa karton, mas magulo. Dito, okay na okay, higit ka lang ng higit. Tapos, hindi siya magulo tignan. Nakasabit lang siya doon hanggang napapansin mo na uubos na siya kahit higit mo. Ayan, kada mamimili ako, ganyan ang ginagawa ko pati sa mga tinapay. Pati yung mga chichirya, yan ang ginagawa ko, lalong-lalo na sa mga plastic ng candy. Pero yung ibang mga plastic, lalo na yung malulutong, hindi ko na sinasama dyan kasi mahuna siya. Konting galaw mo lang siya ay naihigit na siya. So yan lang mga kasari, maikling video lang yan at sagot doon sa katanungan ng ating isang kasari na kung paano ko raw inilalagay sa sinulid, kung sinulid daw ba yun. Hindi to sinulid guys, ito ay liting ng bigas. Kasi pag sinulid ay maliit, baka pag higit mo maputol yung sinulid. Ito matibay siya, hindi siya napuputol. So ito, hindi ko na to inano sa iyo kasi sobrang dumi na nito guys. Oh, kasi sobrang tagal na niya. Ayan. So hanggang dyan na lang guys, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Lizelle Dumdum. Salamat guys, ingat, bye bye.